Hello mga kabarkada, welcome back sa ating channel. Ngayong video ay papakita ko sa inyo kung paano ako mag-candling ng mga itlog kung malalaman ko bang papisana or fertile or mga bugok ang aking mga itlog ng aking African lovebirds. Pero syempre, unang gagawin natin ay maghuhugas tayo ng kamay sa kanilang patuka para hindi magbago yung amoy ng itlog sa kamay natin kasi 'di ba? Minsan pawisin ang kamay natin kaya kailangan natin maghugas ng kamay sa kanilang patuka para hindi magbago yung amoy ng itlog. So uunahin na natin kunin muna yung itlog ng ating back-to-back na opaline. So itong number 7 nating breeder. Ayan. So kukunin natin yung itlog nila at i-check natin kung yung itlog ba nila ay fertile na or meron pang hindi or basta kukunin natin yan lahat. So, eto, meron silang 6 na itlog at kukunin muna natin dyan yung 5. So, mag-iiwan muna tayo ng isang itlog para syempre pag bumalik yung hen ay meron pa siyang lilimliman. So, ayan, iwan natin yung isang itlog at ilawan natin tong 5. Then, after natin ilawan tong 5, kukunin natin yung isa para i-candling din. At buksan na natin ang flashlight na yan para makita na natin yung mga itlog. Para makita natin yung mga itlog kung fertile ba o hindi. So, ayan. Meron tayong 5 itlog dito at iilawan na natin to. So, ito ang unang sample natin. Medyo mahirap lang i-adjust yung brightness dito sa ating camera. Kaya, subukan ko munang ayusin yung ating video. So ito, makikita nyo dito ay may mga ugat at meron kayo makikitang parang ayun na may gumagalaw. Ibig sabihin, ayun yung sisiw, ayun yung inakay na nagde-develop pa at meron pa siyang mga ugat. Ibig sabihin nun, fertile po yun. Tapos ito naman, makikita nyo dito sa kabila may dilaw sa gitna yung sisiw. Tapos meron dito din sa kabila na puti. So ayan ay fertile at nagde-develop pa yan. So kapag ganyan mga itlog ng inyong mga pairs, ay huwag na natin masyadong bubulabugin dahil kailangan nilang maglimlim ng maayos. Tapos ito naman ang sunod, ayan o, napakadaming ugat, di ba? So, malamang sa malamang, ayan ay buhay na buhay. Ayan o, fertile na fertile yan dahil ayan ay sobrang dami pang ugat. Ibig sabihin, nagde-develop pa yan. Kaya huwag tayong basta-bastang magtatapon ng itlog kung ang itlog naman ay fertile. Baka kasi ay natatakot tayo or kinakabahan bakit wala pang mga ugat-ugat. Ayan may medyo natatapon na parang particles doon. At ayan, makikita nyo medyo sumusunod-sunod yung mga inakay, yung nabubuong inakay sa loob. Ibig sabihin yan ay developing pa, makikita nyo yan. Kapag tititigan nyo yan sa personal, para silang tumitibok. Ibig sabihin, syempre buhay yun. Kaya mas okay kung susuriin talaga natin yung mga loob ng itlog kung tumitibok pa ba yung mga inakay. Ayan. So, ayun ang ating 5 itlog ng ating back-to-back na opaline. So, ibabalik na natin yung itlog na yon at kukunin natin yung isang itlog na naiwan. So, ito ang huling itlog na naiwan doon. So, ayan, kita nyo naman na wala pa siyang ugat. Ang nakikita lang natin ay puti at dilaw. Pero sa personal, kung makikita nyo yan, ay puro dilaw lang yan. So, ito ay ang pinaka-latest na initlog ng ating pair. So, kapag ganito ang itsura, puti at dilaw, or sa flash, tapos kapag sa personal ay dilaw lang, ibig sabihin yan ay kaka-itlog lang yan, kakalabas lang yan, kaya nagde-develop pa. Konting limlim pa yan para lumabas yung ugat ng itlog na yan, okay? So, hindi lahat ng puro ganitong itlog ay infertile agad. Hayaan muna natin na limliman nila ng mas matagal pa para makita natin kung may progreso ba yung paglilimlim doon sa itlog para makita natin kung magkakaugat ba or hindi. So, i-next na natin itong breeder natin na number 5 pero ito ay isang Alps 1. So, gagawin natin kasi itong pamoster kaya bumili tayo ng ganito.
So, kukunin na natin yung mga itlog ng ating alsuan para makita natin kung yung mga itlog ba nililimliman niya ay may fertile na. Okay? So, ang itlog nito ay halos 10 ata at kukunin natin yung 9 dito. Magtitira tayo ng isa tulad nung ginawa natin kanina para kapag pumasok ang hen, meron siyang lilimliman na isa at para hindi siya magulat bakit na wala yung mga itlog niya, di ba? So, kailangan para sa akin, para lang naman sa akin yun, mag-iiwan ako ng isang itlog. So, nandiyan yung isang itlog, medyo madilim lang. So, sisimulan na natin ang pag-iilaw ng, ayan o, kita nyo naman o, 2, 4, 6, 8, 9. So, 6 ang kanilang itlog dyan, tapos 4 ang naka-foster. So, yung mga naka-foster dyan, ayan yung mga madudumi, ayan yung may mga tinta, yung may mga marka. So, mga galing opaline mga itlog na yan. So, unahin na natin tong galing sa opaline. Ito, medyo wala tayong makitang ugat. At medyo ano na siya. Parang, ayan o, kita nyo naman na medyo madumi. Ayan, tatanggalin natin. Pag tatanggalin nyo yung mga ganyan dumi, huwag yung masyadong madiin ha. Kasi, huwag nyo rin pipilitin na tanggalin. Baka kasi mabutas. So, ayan yung itsura ng loob ng itlog. Mukhang hindi siya mag perfertile. Mukhang nabugok na to sa loob. Pero pag ganito, hahayaan ko munang limliman muna nila ng mas matagal para malaman ko kung yung itlog ba na to ay mag-perfertile pa ba o hindi na. So, iwanan ko muna to dito sa Alps 1. Pusuan natin. So, pusuan ko yan na mag-perfertile pa yan. Nasa ito, wala tayong makita sa loob. Pero dito sa gilid, ayan, ay makikita nyo may puti. Ibig sabihin, ay ito ay palabas na. Wala na tayong makitang ugat na doon sa gitna. Tapos, puti na lang nakikita natin na espasyo dito sa bandang ilalim ng itlog. So, kapag ganyan ay malapit na po yan mag-isa, mga ilang araw na lang siguro yan, mga 4 or 6 days, mga ganun pa, bago natin makita na napisa na yan. So, inext na natin itong isa pang pina-foster natin na galing sa OPA. Ayan. So, ayan ang kanilang itlog. Ayan o. So, wala ding bakante doon sa taas, dito na lang sa baba. Ibig sabihin din ito ay lalabas na rin nito sa mga susunod na araw. Then, ito ang huling pamoster natin. Ayan o, foster egg. Ganun din, palabas na rin ito. Kaya ano natin yan na mapisa na ng ating Alps 1. So, ito naman ang itlog ng ating Alps 1. Ayan, papisa na din to dahil ito na lang ang nakikita nating bakante sa loob ng itlog. Tignan nyo, wala sa itaas. So, ito naman ang sunod. Ito ay medyo, ayan, may ugat tayong nakikita sa itaas ng itlog. Ayan, oh. So, tapos sa ilalim ng itlog ay puti. Ayan, so, nagde-develop pa to, malapit na to na mabuo, tapos hihintay na lang natin na mapisa. So, ang next natin ay ito. Okay, mukhang ito naman ay papisa na din dahil puti na yung kanyang ilalim. Tapos ito, ayan, may mga ugat pa tayong nakikita dyan. Ayun o, may ugat. At nakikita ko din na tumitibok-tibok pa yung inakay dito sa loob. Ayan o. So, nag-develop pa siya dahil may mga ugat pa siya. Ayan. So, ito ang ating pang-syam na itlog. Oh my God! Medyo nakaka-ano yung ganito. Ito ay ganito ang itsura ng bugok pag inilawan. Lahat ay dilaw. At medyo sumusunod-sunod yung loob na parang bula. Tignan nyo na lang ng maigi yung loob ng itlog na bugok. Ayan o. So, ganyan ang itsura ng bugok, guys. Ah. Kaya kapag nag-ilaw kayo, tas ganito ang itsura na parang may sumusunod-sunod. Ayan o. Kita nyo naman na sumusunod-sunod yung laman. At dilaw na talaga. Walang ugat. So, bugok ito. Ihiwalay natin to at titignan natin yan mamaya kung ano itsura ng loob ng bugok na itlog. So, kukunin na natin yung isa pang itlog na naiwan doon sa isa nest box. So, i-check natin yan. So, hindi ko alam kung ano yung naiwan ko doon. So, itong dalawa ay i-check natin. Ito mukhang, ayan ay isang fertile na. Ito din ay fertile din. Ayan o, nakikita nyo. Tumagalaw-galaw din. Tumitibok siya sa loob.
at may mga ugat pa, nagde-develop pa siya. So, itong dalawang itlog na to, hindi ko alam na bigla ko kasi napasok yung isa, kaya hindi ko alam kung ano yung natira dyan. So, balik na natin itong dalawang itlog doon sa Alps 1 natin para malimliman na agad. So, ayun lang naman. So, iti-check na natin itong bugok na ating itlog. So, nag-iisang bugok. Ayan o. So, ganyan po ang itsura ng bugok na itlog na kahit ay lagi siyang nalilimliman. Lagi nga po siyang nalilimliman, pero naglabas ng ugat na medyo tumagal siya na nagde-develop, pero bigla na lang siyang hindi nalimliman ng maayos, siguro dahil nalalayo siya doon sa paglilimlim, kaya nagkakaroon tayo ng mga bugok na itlog. So ayan po ang itsura, tandaan po ng maigi yung itsura ng bugok na itlog. So ito, ibabalik na natin sa loob yung nest box na yan, para syempre makapasok na yung hen doon sa loob ng nest box. Tapos sisilipin natin, ayun na ang hen na sa loob na, naglilimlim na agad. So namiss niya ng bahagya yung kanyang mga itlog doon. So sige, titignan na natin kung ano ang itsura ng laman nitong bugok na itlog. So bubuksan natin to, pupunta muna tayo sa terrace. So ayun lang naman mga kabarkada, mag-shoutouts na tayo. Shoutout po kay Ron Earl Bogay, kay Renzo Mata, kay Jopel Chua, kay Kimuel Maranata, kay Soji Salundagit, kay Michael Caranto, kay Ernav Salvidar, kay Lance Russell Poras, kay Randy Song Kog, kay Yusef Akin, kay Ram Morales Malunta, kay John Dave Davilay. Shoutout din kay Elton Tindugan, shoutout din kay Hanson Kiambao, kay John Lorino, kay DJs Avery, kay Henry Rio, Avery TV, kay Divine Grace Perez, shoutout din po kay James Abrahan, kay Kevin Cruz, kay Takamura Backyard, kay Daniel Kayanan, kay Nathaniel Cruz, shoutout din kay Amiel Mercado, kay Pajakero UK, kay Daryl Lasso, kay Kevin Cruz ulit, kay Blackpink, kay shoutout kay Eleanor Gatdula, kay Rusty Martin, kay Surain, kay Daniel Soliman, kay Jan Eric Cruz, shoutout din kay Ken Tahoso, and shoutout kay Altea Figuerera. So, kung gusto nyo magpa-shoutout sa ating video, comment nyo lang yan at isa-shoutout namin kayo kada video namin. At sa mga gusto magpagawa ng free logo, bisitahin lamang ang aming Facebook page at hanapin ang aming pinned post. At mag-comment lang kayo dito sa aming pinned post para malista namin kayo dito sa ating free logo. At ito ang ating mga nagawa na natin na logo na libre. So ayun lang naman guys na yung video. Salamat po sa mga sumusuporta sa ating channel. Mag-ingat po ang lahat and we'll see you on the next video.